Mapagpalang araw mga kabiro, kumusta na po kayo? Luzon, Visayas at Mindanao at ang mga kabiro sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po ang inyong kabiro, Ronnie Arinyon. Alam ko po na para sa iyo ay napaka-importante po ang kalusugan. Kaya nga mayroon po tayong kasabihan na health is wealth. Bakit? Kapag malusog ka, ang dami mong bagay na pwedeng magawa, ang iyong mga tungkulin ay iyong nagagampanan. Lalo na ang iyong paghahanap buhay, pagninegosyo o anuman ang iyong ginagawa sa buhay na ito. Gusto ko po na matulungan ka, ma-inform ka patungkol sa kalusugan, at the same time matulungan kitang ma-educate. Katulad noong unang ginawa kong video na pinamamagatan kong bibiro ang magka-COVID-19. Itong aking ikalawang video ay nais ko po na ma-informahan ka o ma-inform ka na mayroon pang mas matindi kaysa sa COVID-19. Tama ang narinig mo, mayroon pang mas matindi kaysa sa COVID-19. Excited ka na bang malaman kung ano ito? Pero, kabiro, kung bago ka pa lang sa channel na ito, please, paki-like, subscribe, paki-pindot mo na rin ang notification bell upang magiging updated ka sa mga susunod ko pang mga videos. Okay, sige po. Simulan na po natin. Totoo na matindi ang COVID-19. Bakit kamo? 9 months pa lang siya sa mundo natin. Dito po sa Pilipinas, nakapagtala na po siya ng 237,000. At ang pinatay niya, hindi ko po sinasabing namatay, kundi pinatay po ni COVID, umabot na po ng 3,875. Mula po yan noong December hanggang first week po ng September ng taon na ito, 2020. At hindi lang yon, sa buong mundo, nakapagtala na po siya ng 27,289,197. At ang pinatay niya, nung pinagsama-sama lahat, umabot na po ng 887,550. Yan na po ang napatay po niya. Pero ito good news. Ano ang good news? Lahat po ng virus, kasama na po ang COVID-19. Hindi po yan nagtatagal sa sistema. Pwedeng umabot ng 6 months, 1 year, 2 years, pero darating ang panahon, mawawala din po sila. O kabiro, itong pag-uusapan natin, mas matindi ito. Bakit? Bago pa nag-exist si COVID-19 sa mundo natin, ito po nag-exist na. Bakit? Marami na po itong pinatay at pinahihirapan. Hindi po libo, kundi milyon-milyon na po ang pinahihirapan nito. Tama ang narinig mo. Nakikita mo to? Yes, toxins and lack of nutrients. O, yung dalawang yan ang nagiging dahilan kung bakit milyon-milyon na ang namatay at ang nahihirapan. Pag-usapan po natin. Ano po ba yung toxin? Sa madaling salita, poison po yun. Sa Tagalog po, lason. Isang chemical substance na kayang sirain ang ating kalusugan. Marami pong tao na alam po nila na ang toxin ay talagang malubha po ang dulot niyan sa kalusugan po natin. Pero ito po ang tanong, alam po ba natin kung ano-ano po ang mga toxins na ito? Alam po ba natin kung paano po nito sinisira ang ating kalusugan? Alam po ba natin kung paano tayo dinudulutan ng karamdaman katulad na limbawa sa sakit sa puso, sakit sa baga, sa atay, sa bituka, sa kidney, high blood, cholesterol, high blood sugar, diabetes, ang pagkakaroon po natin ng colon cancer, sikat na sikat po ngayon yan, colon cancer, ano pa? Hyperacidity, o di ba? Naririnig po natin yan. Cervical cancer, ovarian cancer, prostate cancer, tumor, allergies, at marami pang iba na sakit na nararanasan ng tao. Baka ikaw ay isa sa mga tao na nagtataglay ng mga sakit na nabanggit ko. Alam mo ba, na araw-araw exposed tayo sa toxin na ito. Hindi lang natin napansin. Alam mo ba, sa iba't ibang paraan? Bigyan kita halimbawa, hangin. Wala pong tao na hindi po lumalanghap ng hangin. Malinis man yan o marumi, nilalanghap po niya. Pero alam mo ba, originally, ang hangin po nung araw ay malinis po yan. Pero ngayon, nako, grabe na. Contaminated na po ang hangin natin. Polluted na. At kapag nalanghap po natin yan, papasok po sa katawan, hindi po kalusugan ang daladala po niyan. Sakit. Pangalawa, tubig. Ang tubig po natin, hindi na rin po yan malinis. Polluted na po yan. Noong araw, ang tubig mula sa bukal papunta diretso sa tao. Ngayon po, ang dami na pong prosesong pinagdadaanan. Para mainom po natin yan at magamit po natin, kailangan po lalagyan po ng water treatment po yan. Kasama na po dyan yung chlorine. Tama ang narinig mo. Kaya hindi na rin po fresh at saka malinis ang tubig po natin. Okay? Ano pa? Pagkain. Noong araw ang pagkain, karamihan,
unprocessed. Pero ngayon po, processed na. Saan po ba tayo malimit bumibili ng pagkain? Eh di, saan pa? Sa grocery, sa supermarket, sa mga fast food, sa mga street food. Lalo na pagka nagmimerienda tayo. Yung mga anak natin, o di ba, doon natin dinadala. Ano pa? Dati, ang ginakain natin pagkain, nutritious. Ngayon, ang pagkain na ginakain natin ngayon, delicious na lang. Ang pagkain na ginakain dati, helpful. Ngayon po, harmful na. Hindi ko po nilalahat. Pero marami po ngayong pagkain, harmful na. Masarap sa panglasa, masarap sa dila, pero hindi maganda sa katawan. Tama po ang narinig po ninyo. Ano pa? Damit. O diba, tayo mga Pilipino, ang hilig po nating bumili ng maraming damit. Pag mayroon siyang sales, tama, 50% discount, 70% discount, ako, tayo mga Pilipino talaga naman, no? Kaya lang, tandaan mo, yung tela na yan, yung damit na yan, alam mo na kung ano mayroon dyan. Ano pa? Mga personal na produkto na ginagamit po natin. Ano po yun? Yung sabon pang ligo, conditioner, shampoo. Ano pa? Mga pabango po natin. Ang mga babae, mayroon pong ginagamit yan, feminine wash. Ano pa ang ginagamit yan? Lipstick, deodorant. Gumagamit tayo, lahat tayo gumagamit ng deodorant. Ano pa? Sabon panlaba. O, sabon pabango para sa labahan natin, yung mga fabric conditioner. Yan, di ba? Hindi lang yun. Kung ang bahay mo ay bago, nako, ibig sabihin po niyan, maraming pinturang nilagay dyan. Yung mga appliances, baka ang dami mo mga appliances sa bahay. Nandiyan yung TV, nandiyan yung refrigerator mo, nandiyan yung electric pan mo, nandiyan yung gas stove mo, di ba? Yung mga panluto natin. Kung tutusin, ang dami talaga. Mayroon pa po tayong furnitures. Nakikintaban ang furnitures po natin sa bahay po natin. Hindi lang yun. Kung ikaw ay mahilig maglagay ng carpet, o siyempre, hindi naman didikit yan sa sahig kung walang ilalagay na adhesive. Tama po ba? Floor mat. Ang dami po talaga, mga kapatid. So, lahat ng mga nabanggit ko, lahat yan ay nakikita natin, nag-exist yan dahil doon sa chemical na ginagamit. Alam mo ba, Kabiro, nakakagulat. Ako nagulat ako eh, sa bagay na yan, nung ni-research ko yan. Pero, mas maganda siguro, ganito ang gagawin natin. Balik tayo sa basic. Ano ba yung basic? Basic kung paano nabuo ang katawan ng tao. Para mas maintindihan mo yung susunod na ipapaliwanag ko kayo. Para maintindihan mo yung pag-uusapan natin. So ganito po yon. Alam mo at alam ko na ang katawan ng tao ay binubuo ng trillion of cells. At mayroon po tayong over 200 different types of cells sa katawan po natin. Itong cells na ito, no, ay magpo-produce naman ito or lilikha naman siya ng mga tissues. So yung term na tissues ay ginagamit po siya upang i-describe, larawan, ang iba't ibang uri ng mga cells na nasa loob po ng katawan natin. Actually, naka-organize na ito eh. Opo, nakategorya po siya sa apat. Katulad po yung halimbawa ng epithelial. Yung epithelial po, ito po yung outer layer po ng skin po natin. Nandyan po yung muscle. Ang muscle po ay natatagpuan po yan sa lahat ng parte po ng katawan po natin. Ano pa? Nandyan po yung nervous. Sa nervous naman po, nandiyan po yung brain neurons at saka yung spinal cord. At saka, nandiyan naman po yung connective. Ito po yung fat. So, yung tissue po natin ay siyempre, bumubuo naman po yan ng organ. At bibigyan ko po kayo ng limang major organ na kapag ka ito pong mga organs na ito ay hindi po nag-exist sa katawan ng tao, hindi po mabubuhay ang tao. Kidney, yung brain, yung heart, yung lungs, yung liver, yung limang yan. Kapag ka yan nagkasakit, nako, problemang malaki yan. O, ito pa. Yung ating pong organ ay bumubuo din po ng sistema yan. Ano po yun? Bigyan ko po kayo ng 12. Circulatory system, digestive system, endocrine, excretory, integumentary, lymphatic, muscular, nervous, reproductive, respiratory, skeletal, yung panghuli po, renal and urinary system. Yung mga yan, ay mayroon po yan silang communication. Ibig sabihin, kapag itong mga ito ay nawala sa balanse, nawala sa communication, ang tendency, magkakasakit po sila. Kapag nagkasakit po sila, ay di siyempre, katawan natin yan, tayo ang nakakaramdam. Alam po ba ninyo, na kapag ka nagkasakit na ang tao, ang lagi malimit na napagbibintangan ay ito pong tatlo. Number one, yung genes. Ano po yun? Yung lahi-lahi daw. Kapag ka ang magulang mo mayroong cancer, may high blood, may diabetes, mayroong tumor, panigurado daw, ikaw din ay magkakaroon ka na ng cancer, magkaroon ng tumor, magkaroon ng diabetes, magiging high blood ka rin. Pero alam mo ba, minsan nanood ako ng video ni Dr. Atoy. Ang sabi niya, mamanahin mo lang yung mga sakit na yon kung pagkasilang mo ay na-identify na kaagad na mayroong ka noon. Pero kung
wala, at ngayon ka lang nagkaroon, hindi po mana yon. Ano daw po yon? Yung ganon. Acquired na yon. Yung mga ganon. So, ano pa yung pangalawang dahilan? Germs. Ang dami-dami naman talaga mga germs, tama po ba? Ang dami-dami mga bakterya, lalo na pag namamalingki po tayo. Yung mga karne, marami po yan. Yung mga gulay, marami po yan. Pero alam mo, hindi po yan malaking factor para sabihin natin na dahil sa kanila ay magkakasakit talaga ang tao. Okay, number 3. Ano po yon? Yung old ages. Ibig sabihin, dala daw ng katandaan, kaya nagkakasakit ang tao. Alam mo, nakarating po ako ng parteng norte. Mayroon po akong na-meet doon na dalawang mga kapatid, 89 at saka 94. Sa totoo lang, wala silang maintenance. Pag umupo, tumayo, hindi kailangan ng alalay. Pero dito sa Metro Manila, 55 pa lang, 60. Naku po, ugod-ugod na. Hirap na sila sa katawan po nila. Okay, Kabiro, ito, bibigyan kita ng tatlong ori ng pinagmumulan ng mga toxins. O, sinabi kong toxins kasi maraming po talaga yan. Okay, number one po is yung biological. Totoo po ang narinig mo. Bakit? Tayo mismong tao ay nag-create din tayo o lumilikha po tayo ng mga chemicals. At itong mga chemicals na ito, kapag sumubra na sa katawan natin, nagiging toxin. Ibig sabihin, lumilikha tayo ng sarili po nating lason. Pangalawa, radiation. Alam naman natin na lahat na lang gamit natin sa bahay, personal na gamit, ay pinatatakbo na po yan ng kuryente. Lahat ng kuryente, mayroon pong radiation. At katunayan, yung 1-year-old na anak mo, yung anak mo na batang bata pa, wala pang kamalay-malay, pinahahawak mo na ng cellphone. At ang cellphone, ginagawa mo pa si fire. Tuwing iiyak siya, binibigyan mo ng cellphone. Tuwing iiyak siya, binubuksan mo ang TV. O, ganun po ang nangyayari ngayon. So, ano kaya expectation mo sa anak mo paglaki? Magiging malusog o magiging sakitin? O, radiation pa lang po yan. Ano po yung pangatlo? Yung pong tinatawag po natin na chemical toxins or environmental toxin. Yung mga yan, mga kabiro, kapag kayan, present yan, at sobrang dami na yan sa katawan natin, magugulat ka. Maririnig mo yung sasabihin ng mga physician doctor na marami daw disease ang isang tao. Alam mo, ako mahilig kasi akong mag-research, mahilig akong magbasa, mahilig akong manood patungkol sa kalusugan. Alam mo, na-discover ko doon sa libro ni Sir Raymond Francis, yung libro niya na pinamamagatan na Never Be Sick Again. Nabasa ko doon at naniwala ako, totoo talaga, na we have only one disease. And for us to have disease, there are two factors. Number one, lack of nutrients and excessive toxicity. Kung ano yung sakit na yon, yan ang babanggitin ko sa part 2. Kasi itong video na ito, ito po part 1. Imagine mo na lang kapatid, kung isa lang pala ang disease, madali ba gamutin? Madali. Yun, hindi ka ba nagtaka ngayon? Nung una, nung napadoktor ka, isa lang ang gamot mo, naging dalawa, naging tatlo, naging lima, hanggang ngayon nagiging sampo na. Tandaan mo, 1:1. Isang sakit, isang gamot. Kung sampo ang gamot mo ngayon, ibig sabihin, sampo ang sakit mo. Hindi lang muna. Pagaling ka nga ba? Ano kaya itong tatangin mo si doktor? Dok, ang dami po ng gamot ngayon eh. Pagaling po ba ako o palala ang sakit ko? Andayin mo kung ano ang sagot sa iyo ni doktor. Excited ka na ba na malaman kung ano yon? Abangan mo yung part 2 nito. Kasi doon ko sasabihin kung ano ang nagiging dahilan, bakit nga ba ang tao, imbis na gumaling, palala. Iinom ng gamot ngayon, kakaramdam ng ginhawa, pero after na mawala ang bisa ng gamot, kailangan na naman niyang uminom ng gamot. Kabiro, kung marami kang natutunan sa video na ito, huwag mong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell. At mag-comment ka na rin. Pwede kang mag-suggest kung ano po ang ating pag-uusapan na topic dito. Okay, once again, God bless you. Believe that God answered your prayer. Bye-bye. God bless.